Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay makaririnig ng mga talata mula sa Ebanghelyo ni Juan. Mapagpalang pakikinig po. Juan 9. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guru, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang ipinagagawa na nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makagagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang makabalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nang siya inamamalbus pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon sapagkat hindi niya ipinangiling ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganito ang mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon at kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. May sapat na gulang na siya at makapagsasalita na para sa kanyang sarili." Ganoon ang sabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang pahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na. Siya na ang tanungin ninyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" "At siya'y kanilang minura." "Ikaw ang alagad niya. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong yun ni hindi naman alam kung saan siya nang galing." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nang galing. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata.
alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Doon pa man ay walang nakapagpapagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, "Pinanganak kang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan." At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo, kaya't nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang umatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakita." Narinig ito ng ilang Pariseong naroon at siya'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngayon bulag, wala na sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo.